In this video, pag-uusapan po natin, meron po bang lump sum contributions sa Pag-ibig MP2? At kung meron po, magkano po ang lump sum contribution sa Pag-ibig MP2? Kaya dyan lang po kayo at subaybayan po ninyo ang video na ito. Welcome back everyone. If you have not subscribed to our channel, click that subscribe button now so you will not miss any of our videos on budgeting, saving, and investing. Ang pag-uusapan po natin sa video na ito ay ang isa sa pinaka-common na tanong ukol sa Pag-ibig MP2. Meron po ba talagang lump sum ang Pag-ibig MP2? Ang simpleng sagot po, wala pong lump sum ang Pag-ibig MP2. Baka marami sa inyo ang nagulat. Di po ba nabanggit ninyo sa inyong mga nakaraang videos ang ukol sa lump sum contribution, monthly contribution, o regular contribution? Paano po naging walang lump sum sa Pag-ibig MP2? Ang lump sum, mga kaibigan, ay kapag ikaw ay naghulog ng malaking amount. Gaano kalaki? Hindi po natin alam sapagkat iba-iba po ang gaano kalaki. Depende po sa tao at depende po sa kung ano ang kaya po niya. Halimbawa ako, kung ang kaya ko lang ay 10,000 piso, yun na po sa akin ang tatawagin kong lump sum. Pwede po yun. Yung isang tao naman, baka ang lump sum para sa kanya ay 1,000,000 piso. Kaya 10,000 pesos versus 1 million pesos, alin po ba dito talaga ang tinatawag na lump sum? So in terms of amount, wala po tayong masasabi na lump sum amount. Ang termino na lump sum po, mga kaibigan, ay kung yung amount na yun ay hindi mo nahuhulugan. Ibig sabihin, yun na lang yung iyong ilalagay at wala ka nang ihuhulog. Kaya ngayon, balikan natin ang ating tanong. Meron po ba talagang lump sum sa Pag-ibig MP2? In simple terms, wala pong lump sum sa Pag-ibig MP2, mga kaibigan. Bakit walang lump sum sa Pag-ibig MP2? Sapagkat para sa akin, kung tatawagin ko itong lump sum, ay wala na akong ihuhulog. Yun na yung amount na ilalagay ko. Ngunit sa Pag-ibig MP2, mga kaibigan, wala pong restriction. Ibig sabihin, kahit na maghulog ka ng malaking amount, na siguro matatawag nating lump sum sa ibang tao, pero maaari mo pa siyang hulugan. Kaya kung maaari mo pa siyang hulugan, hindi na po siya matatawag nating lump sum, di po ba? Sapagkat naghuhulog ka na naman uli. Gaya nga nung nakaraang video natin na ang link ay nasa description section sa ibaba. Ang sinasabi natin, isa sa OFW ay nag-contribute araw-araw ng 50,000 pesos. Sa ibang mga contributor sa Pag-ibig MP2, ang 50,000 pesos ay malaking halaga na po, mga kaibigan. Kaya masasabi po natin ito ay lump sum payment na kung hindi mo na siya huhulugan uli. Ngunit kung huhulugan mo pa, eh di hindi na siya lump sum, di po ba, mga kaibigan? So halimbawa, maghuhulog ako ngayon ng halimbawa lang 1,000,000 piso. Pagkatapos, hindi mo na siya hinulugan, maghihintay ka na lang ng 5 taon. Pwedeng-pwede po yun, mga kaibigan. Wala pong restrictions pagdating sa MP2. Pwede mo siyang, yun na yung pinakahulog mo for the next 5 years. Ngunit, eto, pwede mo rin siyang dagdagan. Eh sir, kung dadagdagan ko siya, lump sum pa po ba yun? Wala na po tayo doon kung lump sum siya o hindi. Ang nasa sa atin ay sapagkat hinulugan mo pa siya o dinadagdagan mo pa siya, mas lalong lalaki pa ang iyong dividend income. Tandaan po natin ang dividend income o ang kinita ng iyong savings ay depende sa kung gaano kalaki ang iyong inilagay sa Pag-ibig MP2 savings account mo. Hindi magmamatter kung yun ba ay lump sum, o yun ba ay monthly, o yun ba ay daily, o weekly. Hindi po magmamatter, mga kaibigan. Tandaan po natin, na gaya po ng sinabi namin sa aming mga nakarang videos, na ang link ay nasa description section sa ibaba, kung malaki ang iyong hinulog sa iyong MP2 account, mas malaki ang iyong kita. At kung mas maaga kang naghulog, mas malaki ang kita. Kaya dalawa lang po talaga ang ating tatandaan pagdating sa MP2. Kung gaano kalaki ang iyong nilagay, sapagkat dun manggagaling ang income ng iyong savings, at
kung gaano kaaga ninyong inilagay sa inyong MP2. Kaya nga sinabi naming huwag spread out. Kailangan kung anong buwan o kung anong period ka naghulog, yun lang ang huhulugan mo. Depende sa kung gaano ka kaaga na naghulog, mas mahaba ang oras na itutubo ng iyong pera. Kaya balikan po natin, meron po ba talagang lump sum sa pag-ibig MP2? Wala po talagang lump sum, sapagkat kahit gaano kalaki ang ilalagay mo, maaari mo pang dagdagan ang iyong nilagay na pera. If you like this video, give us a thumbs up and subscribe to our channel. My name is Fermin. Until next time, maraming salamat po.